Part 3, The Broken Heiress. Sa ikalawang araw ay nakita ni Gladys ang hinihintay niyang ngiti ng kapatid na si Ate Betty. Sa kusina siya agad tumuloy pagbaba niya para makausap ang sinuman sa mga katiwala sa kitchen na ipasa kay Chef Aki ang request niya na magluto ng kahit isang dish lang na walang gulay para sa kanya. Pero si Ate Betty ang inabutan niya sa kitchen na parang may hinahanap. Hindi muna lumapit ang dalaga. Naghintay siya kung ano ang gagawin ng kapatid. Ang refrigerator lang pala ang pakay nito. Kumubli siya ng lumingalinga sa paligid ang kanyang ate na parang naghahanap ng ibang tao. Sa kilos ay excited na mabuksan ang refrigerator. Na nang magawa ay narinig niya ang witch laugh, tawa ng witch na nagtagumpay sa isang misyon. Sundalong witch na mananakop yata ang favorite character ni Ate Betty, kaya nag-fake ito ng ganong tawa. Naaaliw si Gladys sa kapatid kaya hindi niya napigilan ang tunog ng sariling tawa. Bigla siyang nilingon ni Ate Betty nang makita siya ay sumenyas na lumapit siya. Excited naman na lumapit si Gladys. Nagtanong lang naman ang kapatid kung ano sa tingin niya ang pinakamasarap sa mga chocolates na nasa loob ng fridge. Nagbigay si Gladys ng opinyon ngunit may kapalit. Isang selfie nilang dalawa sa tabi ng bukas na refrigerator. Nakangiti ang kapatid niya sa picture nila. At bilang babaeng naging mission na ang makita ang mga ngiti ng tao sa paligid, bilang collector ng photos na nakakapture ang mga ngiti ng subject kahit estranghero pa, at bilang bunso sa Galvan sisters na kahit nasa restroom ay dala ang cellphone o kaya ay camera para walang lumampas na happy moments, ay alam na alam ni Gladys ang fake at genuine smile. At ang ngiti ng Ate Betty niya na nakapture ng camera ay isang genuine sweet smile. Wow! Perfect din ang smile mo, Ate Betty! Natutuwang sabi ni Gladys pagkatapos makita ang selfie nilang dalawa sa tabi ng bukas na refrigerator. Parang smile lang ni Attorney Villegas! Hindi na niya naituloy ang paglayo nang hinila na lang siya ng kapatid basta sa braso niya. Anong smile ni Attorney Villegas? Uy! Interested siya sa smile ni Attorney! Saka siya bumungis-ngis. Parang may crush yun sa isa sa inyo eh! Isa sa amin? Bali walang wika nito. Sa tingin ni Gladys ay nagpapanggap lang ang kapatid na hindi interesado, pero gusto naman ng impormasyon. Pinigil niya ang mas malapad na pagngiti. Kinikilig siya sa naiisip niya. Gusto niya si Attorney Villegas para sa Ate Betty niya. Sino? Paano mo naman nalaman, Aber? I ask him. Ngiting-ngiti na siya. Walang kaalam-alam ang abogado sa sinasabi niya. And you know what? What? Bumungis-ngis lang siya. Naningkit ang mga mata ng Ate Betty niya. Parang gusto siyang alugin pero mas mahalaga ang impormasyon kaya pinigilan muna ang sarili. Ano nga? Bakit ka nga interested sa info about attorney? Balik tanong niya, ngiting-ngiti. Wala lang, masama ba magtanong? Nag-iwas ito ng tingin. Kumagat ng malaki sa chocolate bar na hawak. Walang halong kakaibang tanong mo, nakangisi na si Gladys. Nag-e-enjoy siya sa usapan nila. Kasi yung reaction ni attorney sa tanong ko parang may kakaiba. Muntik nang masubsob si Gladys sa refrigerator sa biglang paghila nito. Tumatawa na siya nang hawakan siya ng kapatid sa tabi ng refrigerator. Magsasalita ka o iinitin ko lahat ng leftovers gulay sa frigider at ipapakain ko sa'yo? Magsasalita naman talaga ako eh! Pagkarinig niya sa gulay ay nawala ang ngiti niya. What do you wanna know, ate? Malalagot pa yata siya dahil sa pagsisinungaling niya. Unang attempt magsinungaling, failed agad. Sino crush ni attorney? Wala! Anong wala? Biglang iniabot ni Gladys sa kapatid ang kanyang cellphone. Photo ni attorney. Inabot ni Ate Betty ang cellphone niya, kasabay na inulit ang narinig niyang witch laugh kanina. Sa huli ay natawa na rin lang si Gladys habang abala ang kapatid sa pagsipat sa picture ni Attorney Villegas. Tama ang kutob niya! Bigla niyang inagaw ang cellphone sa kapatid at nagsimula na siyang umurong palayo sa kitchen. Ate Betty? Ano? Ngiting-ngiti ang kapatid niya habang abala sa chocolates. I lied! Ano? Biglang baling nito. Pupurgahin kita ng gulay! Tatlong malalaking hakbang paatras ang ginawa ni Gladys palayo sa kitchen. Hindi talaga kami nagkausap tungkol sa crush. Gawa-gawa ko lang lahat. Gusto ko lang makita reaction mo. Tama ako, may kakaiba sa part mo. Sabay tawa niya. Saka mabilis na siyang nakaalis sa kitchen. Gladys! Habol naman ang kapatid. You like him, Ate Betty! Tumatawang sagot niya sa malakas na pagtawag nito. Sir Chef! Muling pagtawag ni Betty.
Si Chef Aki na ang tinatawag nito. Gulay! Para kay Gladys! Akong bahala kay Lolo. Close kami! Oh my! Hinanap ng dalaga sa paligid si Chef Aki. Ang lakas ng pag-exhale niya nang wala sa paligid ng chef. She was safe. Perfect day! Ate Betty likes Attorney Villegas! Case closed! Tigilan mo ko Gladys, daldalita! Ginaya niya ang witch laugh nito kanina sa tabi ng refrigerator. Pagkatapos ng early breakfast sa mansyon, ay agad nagpaalam si Gladys kay Aunt Karen. Nasa silid pa rin ang abuelo. Gusto niyang lumabas. Wala pa siyang nakikita sa mga kapatid niya. Nakangiting pumayag ang kanyang stepmom. Tinanong lang siya kung saan siya mamamasyal. Abala ito sa pagbibigay ng instructions sa mga kasambahay at sa drivers. Hindi na niya inalam pa kung ano ang mga utos na yun. Si Nanay Ninita naman ang sumunod niyang nakita. Hindi niya alam kung bakit mula nang dumating siya sa mansyon ay ito ang madalas niyang nakikita. Madalas din niyang makita na parang laging sinusundan siya nito ng tingin. Imposible namang binabantayan siya. Baka ganun lang talaga ito, mapagmasid. Nakita niyang kausap nito kanina si Manong Javier. Dala ang cellphone at isa sa mga kamera na bitbit niya sa sagada ay hinanap niya sa paligid si Manong Javier. Nawala na lang kasi ang driver pagkatapos makausap ni Nanay Ninita. Masyadong malamig kung maglalakad siya, kaya magandang isama na lang niya ang driver. Sa souvenir shop lang naman siya pupunta. Babalikan niya ang pinareserve niyang t-shirt at ang ngiti ni Rafael. Sana lang ay hindi pa ito nakakaalis sa shop. San tayo, Ma'am Gladys? Sa souvenir shop ni Rafael, Manong Javier, nakangiting sagot niya sa driver. Wala pang alas 9, ma'am. Sarado pa. At 9 ba ang bukas ng shop? Napatingin siya sa wristwatch niya. Mag-aalas 7 pa lang ng umaga. Ang aga nga niyang gumagala para sa ngiti ni Rafael. Napangiti si Gladys. Nasa tabi pa niya ang jacket ng lalaki at ang gray cloth na ipinambalot ni Rafael sa katawan niya nang nagdaang gabi. Alas 9 o kaya alas 10 pa ma'am. Alas 8 kapag may ibang bantay. Alas 10 kapag wala ang mama niya. Ay mali, ang amo pala niya. Strict pa ang amo niya? Natanggal daw siya sa trabaho kahapon lang eh. Baka nagpapapugi lang kasi ma'am. Masyadong papugi ang isang yun. Marami pang fans. Fans po? Mga turista na artista yata ang tingin sa kanya. Nagpapakuha ng litrato sa tabi niya. Mas mataas ang benta ng shop kapag siya ang bantay pero madalang lang umuwi ang isang yun ng sagada. Saan po ba siya nakabase? Marami naman silang bahay. Meron sa Baguio at sa Maynila. May girlfriend ba siya, Manong Javier? Nataga rito? Wala. Hindi ko lang alam kung meron sa ibang lugar. Hindi naman kasi naglalagay yan si Rafael rito. Pabalik-balik lang. Medyo nagtatagal na ng ilang linggo mula ng... Mula ng ano? Magtayo ng shop? Oo, ng shop na pinanggalingan mo kagabi ng amo niya. Bakit? Parang naghahagilap ng sagot si Manong Javier. Tumangutang-una na lang si Gladys. Nag-breakfast ka na ba, Manong Javier? Hindi pa, ma'am. Mag-almusan na lang po tayo somewhere. Saan ba tayo pwedeng mag-stop muna para kumain habang naghihintay mag-9? Hindi ka pa ba nag-almusal, ma'am? At tapos na. Pero gusto kong kumain ng kahit ano. Mag-breakfast ka na lang tapos treat ko. Okay na ba yon? How about lemon pie po? Naku, ma'am. Bawal tumanggi. Susumbong kita kay Lolo na hindi mo ko sinasamahan sa mga gusto kong puntahan. Eh, mas gusto ko ang putong bigas at mountain tea, Ma'am Gladys. Sabi ng driver na ikinalingon niya. Ang totoo ay busog na siya. Gusto lang niyang samahan mag-breakfast si Manong Javier habang naghihintay sila ng oras. Saan mayroong putong bigas at mountain tea? Ay, may alam akong lugar, ma'am. Sa kubo ni Sir Pablo. Nakangiti na si Manong Javier. Parang na-excite bigla sa almusal. Sino po si Sir Pablo? Isang saglit na huminto ang driver. Para bang nag-isip kung sino si Sir Pablo. Isang kaibigang masarap ang putong bigas. Hindi ko na nga nadadalaw yun sa kubo niya. Mabait sa turista yun. Pag may naliligaw sa kubo, nililibre niya ng pagkain na siya mismo ang naghanda. Mahilig siyang magluto ng mga healthy na pagkain. Parang doon niya gustong mag-almusal, Manong Javier. Kaya tara na po, huwag nang patagalin yan. Basta 9 a.m. dapat nakabalik na tayo sa shop. Walang problema, ma'am. Ang lapad ng ngiti ni Manong Javier. Halatang natuwa na pupunta sila sa kubo ni Sir Pablo na yun. Inaliw na ni Gladys ang sarili sa pagmamasid sa berding kapaligiran. Kanina, paglabas niya ng mansyon, kitang-kita niya ang mga ulap na humahalik sa berding bundok. Hindi maiwan-iwan yun ng kanyang mga mata. Ang buhay na tanawin ng paligid ang isa sa mga nagustuhan niya sa lugar.
Unang beses pa lang siyang umakyat sa Sagada, pero pamilyar na siya sa magagandang tanawin na tourist attraction sa lugar. Nakita at nabasa niya ang mga yon sa internet. Wala nga lang siyang lakas ng loob na puntahan dahil sa matarik na bangin na dadaanan sa biyahe. Hindi siya pinapayagan ng Lola Sandra niya sa mga ganong destinasyon at sa biyaheng dagat. Sa aksidente sa barko nawala ang lolo at kanyang ina. Hindi na nakabawi pa sa trauma sa trahedya si Lola Sandra, kaya hindi na ito sumakay ng barko. Maging siya ay hindi na pinapayagan pa. Ilang minuto lang ang naging biyahe nila patungo sa lugar. Maya-maya pa ay nilikunan ni Manong Driver ang kotse sa isang hindi simentadong daan. Mga ilang metro lang ang layo mula sa kalsada ay huminto na sila. Kailangan na nating maglakad, ma'am. Di na pwede ang van. Mabilis na bumaba ang driver at ipinagbukas siya ng pinto. Isuot mo na lang ang jacket ni Rafael, ma'am. Manipis ang jacket mo. Walang araw kaya mas malamig. Sisipunin ka. Maagap na nitong nakuha ang tinutukoy at tinulungan pa siyang isuot yon pagkalabas niya. Natutuwang nagpasalamat si Gladys. Hindi niya pala mamimiss ang pag-aasikaso sa kanya ng mga tao sa farm. Aakyat tayo ng kaunti, ma'am, tapos bababa rin ng kaunti. Kubo na ni Sir Pablo. Anong whole name ni Sir Pablo, Manong Javier? Tanong niya habang inaalalayan siya ng driver sa pagbaba sa medyo madulas na daan. Pablisito Acosta, ma'am. Sure ba kayo nagising na siya ng ganitong oras? Oo naman, ma'am. Inuunahan nga noon ang paggising ng araw. Maraming alaga sa paligid kaya gising lagi. Alagang hayop po? Hindi. Tao? Hindi rin. Mag-isa lang siya sa kubo. Ano po ang alaga? Tanim. Ah! Tumango ang dalaga. Marami siyang tanim? Ornamental plants po? Ano yung ornamental, ma'am? Ay, yun pong namumulaklak, nagpapaganda sa paligid o ginagamit para gumanda ang paligid. Meron din. Mas marami ang nakakain. Inalalayan uli siya ni Manong Javier sa paglalakad. Natawa na lang siya na todo alalay ito na parang natatakot na madulas siya. Kaya ko na po to, Manong Javier. Sanay ako sa farm. Hindi bago sa akin ang maglakad sa mga ganitong daan. Fruits po ang tanim ni Sir Pablo? Gulay. Otomatiko ang paghinto ng mga paa ni Gladys. Napangiwi siya. Gulay? Hindi naman po siya nagluluto ng gulay sa umaga. Baka mag-serve ng gulay kung sino man ang Sir Pablo na yon. Paano niya tatanggihan ang kabutihan ng kaibigan ni Manong Javier na hindi yon masasaktan? Hindi tamang hindi man lang niya tikman ang niluto nun. Sa Galvan Mansion ay pwede pa siyang tumanggi at mag-request ng ibang dish. Pero sa ibang bahay? Nagdalawang isip na siyang tumuloy sa paglalakad. Kung bumalik na lang kaya tayo sa van, Manong Javier, lemon pahin na lang. Javier! Napahinto si Gladys nang marinig ang boses mula sa kung saan. Masigla ang boses lalaking yun. Magandang umaga sa inyo. Mabutit na dalaw ka sa kubo ko. Sir Pablo! Nagagalak ding sagot ni Manong Javier na nakangiti ng maluwag. Magandang umaga! Makikialmosal sana ng puto! Malakas din ang sagot ni Manong Javier. Mula sa ibabang parte ng lugar ay nakita ni Gladys ang papalapit na lalaki. Matangkad at malaking bulas. Balot na balot ang buong katawan. Wala siyang makitang skin maliban sa mukha nito. Nakagwantes at nakasombrero ang lalaki. Naalala niya ang anyo ng mga trabahante sa farm tuwing tag-init. May air of authority nga lang ang Sir Pablo ni Manong Javier. Yun ang napansin ni Gladys nang makalapit na sa kanila ang lalaki. Hindi ordinaryong magsasaka ang dating nito. Kung itatabi si Sir Pablo sa mga ordinaryong trabahante, ay iisipin niyang in charge ang lalaki sa operasyon ng farm o kaya ay may-ari mismo. Sa hula ni Gladys ay nasa late 50s ang lalaki. 57 pataas kung tama ang tansya niya. Hindi nalalayo ang edad kay Manong Javier o baka mas bata lang tingnan kaysa sa totoong edad. Sino ang dalagang ito, Javier? Magandang umaga po, nakangiting bati ni Gladys. Huwag kayong maghanda ng vegetable dish, please. Si Gladys, Sir Pablo, bunsong apo ni Don Alfonso. Gladys, ikaw pala si Gladys. Napakagandang bata. Kumusta ka, iha? Bati sa kanya ni Sir Pablo. Nabalitaan ko nga ang pagdating ng mga apo ni Alfonso. Ang daming dilag sa mansyon ngayon. Natitiyak kong pipiliting maging malakas ng Don para sa mga magagandang apo niya. Kilala niyo po si Lolo, Sir? Uncle o Tito Pablo na lang, iha. Walang hindi nakakakilala sa lolo mo sa Sagada. Bumaling si Sir Pablo kay Manong Javier. Tumalik kayo sa kubo, Javier. Maghahanda ako ng almusal. Maingat na sumunod si Gladys sa daang tinungo ni Tito Pablo. Literal siyang napanganga nang marating nila ang kubo. Kubo sa gitna ng gulayan pala ang tinutukoy ni Manong Javier.
Gulay! Oh my! Ang daming gulay! Pinipigil ni Gladys nang umuwi hanggang nasa balkonahin na sila ng kubo. Inalalayan siya ni Manong Javier na umakyat sa tatlong baitang nahagdan. May isang tumba-tumbang upuan sa gilid ng balkonahe. Naalala niya ang parehong upuan na nasa farm, ang paboritong pahingahan ni Lola Sandra. Itinaboy niya agad ang isiping yun. Ayaw niyang malungkot. Nakita niyang sumunod si Manong Javier kay Tito Pablo patungo sa likuran ng kubo. Parang may pag-uusapan. Ang aga pa, Angko. May bisita ka ba? Gladys! Kung nagulat si Rafael pagkakita kay Gladys, ay lalong nagulat ang dalaga. Literal na napatanga siya pagkatapos magsalubong ang mga mata nila paglabas ng lalaki ng kubo na balot na naman ng kumot. Magulo pa ang buhok, pero gwapong-gwapo pa rin si Rafael. Nagulo na naman ang heartbeat niya nang umiti ito. Hi! Sabi ni Gladys. Si Rafael ang huling tao, hindi lang sa sagada, kundi sa buong kalupaan na inaasahan niyang makita sa lugar na yun. Anong ginagawa nito sa kubo? Ah, tama! Kagabi nga pala ay pinag-usapan nito at ni Manong Javier ang tungkol sa isang Sir Pablo. Hindi agad niya naisip na baka may kaugnayan ang dalawa. Dito ka natulog? Nagtanong pa siya. Obviously, oo. Halata naman sa anyo ni Rafael na bagong gising ito. Dito ako umuwi pagkagaling ng shop, tugon ni Rafael. Bumaba sa katawan niya ang titig nito at lumapad ang ngiti nang makitang suot niya ang jacket na nadala niya kagabi. Jacket mo, ibabalik ko and may cash na ako. Gusto ko ng close-up shot na nakangiti ka. 1,000 pa rin o nagbago na ang price? Magaang tumawa si Rafael. Tumigil sa kanyang mga mata ang titig ng lalaki. Seryoso ka? May kislap na dumaan sa bagong gising ng mga mata nito. Sa picture? Yeah! Sa shop ba kayo pupunta ni Javier? Tumango ang dalaga. Close pa raw sabi ni Manong Javier kaya naghanap kami ng place na pwedeng mag-breakfast. Tea at puto ang gusto niya. Dito raw meron na mga yun kaya nandito kami. Ikaw, uncle mo si Tito Pablo? Hindi agad sumagot si Rafael. Lumapit ito sa kanya at napangiti na lang siya nang ibalot na naman sa buong katawan niya ang kumot. Inikot siya ng ilang ulit hanggang sa para na siyang mommy bago siya hinila papasok sa loob ng kubo. Walang araw kaya doble ang lamig ngayon, sabi ni Rafael nang nasa loob na sila. Na-amaze si Gladys nang naroon na sila sa loob ng kubo. Sa labas ay ang liit lang tingnan ng kubo. Sa loob pala ay kumpleto yun sa mga gamit. Mula sa wooden chairs and table hanggang sa single bed sa kanan nila. Sobrang homey ng ambience sa loob na may urge siyang humiga sa kama at magpahinga. Sa isa sa tatlong small wooden chairs pinaupo ni Rafael si Gladys. Kasama ba ni Uncle si Javier? Hindi na naituloy ni Rafael ang sasabihin nang pumasok si Manong Javier sa pinto sa likuran, dala ang tray ng pagkain. Nang haba ang leeg ni Gladys sa pagsilip kung may gulay. Malay ba niya kung nag-steam ng broccoli si Tito Pablo? O kaya ay naghanda ng mainit na kanin at mixed veggies? Ang bilis lang ihanda ng half-cooked veggies. Ang pinaka-iiwasan niyang dish sa farmhouse. Mountain tea at putong bigas. Ma'am, almusal na tayo. Masarap to. Thanks, Manong Javier. Masaya si Gladys sa dalawang dahilan. Una, nakikita niyang natutuwa si Manong Javier na naroon sila. Namisiguro ng matanda ang kaibigang si Tito Pablo. Pangalawa, walang gulay sa tray. Pupunta pa ba tayo sa shop, ma'am? Nandito na pala si Rafael. Yung t-shirt na pinareserve ko kagabi, kailangan nating daanan, Manong Javier. Isama na natin papunta sa shop si Rafael kung ganun. Tumingin ng driver kay Rafael na tahimik lang. Ikaw bang tatao sa shop, Rafael? O si ang amo mo? Hindi alam ni Gladys kung bakit parang may kahulugan ang ngiti ni Manong Javier. Natanggal na siya sa trabaho, Manong Javier. Nahire na uli ako. Biglang singit naman ni Rafael. Napatingin si Gladys sa lalaki. Tulad ni Manong Javier ay parang nagpipigil din ito ng ngiti. Hindi ipinahalata ni Gladys na natuwa siya. May dahilan na siya para magpabalik-balik sa lugar kung naroon ang lalaki. Sumimsim siya ng tea at tinikman ng puto na habol ni Manong Javier sa kubo. At masarap nga. Sa lasa ay halatang bagong gawa lang. Na-enjoy rin niya ang lasa ng mountain tea. Nag-excuse si Rafael. Pagbalik nito ay dala na ang isang tasa na sa hula niya ay mountain tea rin. Umupo ang lalaki sa tabi niya. Ilang sandali pa ay si Tito Pablo naman ang dumating. Mixed sliced fruits ang nasa plato na dala nito. Inilapag sa maliit na mesa sa harap nila. Natutuwang nagpasalamat si Gladys. Nagdiriwang sa isip dahil walang gulay. Kung meron, ay baka nag-alibay na siyang sumama ang tiyan. Hindi na talaga napilit ni Gladys ang sarili na kumain ng gulay mula 6 years old siya.
Sa pagkakatanda niya, nagsimula ang weird na takot niya sa gulay na nasa mesa nung may okasyon sa farm na iba't ibang putahe ng gulay ang ipinahanda ni Lola Sandra dahil sa magandang ani. Higit sa lahat, ang mga trabahante raw ang unang-unang dapat magtamasa ng masustansya at fresh na gulay dahil ang mga yun ang nag-aalaga sa mga tanim na dumating sa kanilang produkto ng taong yun. Sa mga ganoong okasyon ay hindi maaaring hindi magpakita si Gladys sa lahat. Lagi na ay kasakasama siya noon ni Lola Sandra sa mga ganong pagtitipon. Lahat berde ang nakita niya sa mesa. Ang mga batang bisita nila na kasama ng pamilya ng mga ito ay hindi man lang ininda ang pait ng ampalaya. Pinilit siya ng namayapang abuela na tikman ang mga gulay. Kailangan daw niya yun sa katawan. Naalala ni Gladys na may tinawag pang tao si Lola Sandra para ipaliwanag sa kanya ang halaga ng gulay sa katawan. Nagpakilalang Hector. Daligita na si Gladys nang muli niyang makita si Attorney Hector na abogado pala ng kanyang abuela. Sa natatandaan ng batang isip ni Gladys ay isa-isang ipinaliwanag sa kanya ni Hector ang sustansya ng bawat gulay sa mesa. Pero sa huli ay nagkwento na ang binata ng tungkol sa isang batang ayaw kumain ng gulay kaya sinusundan yun ng mga gulay kahit saan magpunta. Natanim sa isip ni Gladys ang anyo ng mga sitaw na humahaba at sumusunod sa bata sa kwento. Ang kangkong na dumarami at pinaliligiran ang bata para hindi makatakas. Ang mga ampalaya na nagsasalita. Ang mga broccoli na nagiging giant broccoli stone na gumugulong para habulin ng bata. At ang mga talong na nagiging violet monster. Bawat pag-atake ng mga gulay rangers sa bata ay idinedemonstrate ni Hector kung saan tinatamaan ang bata sa kwento. Sa katawan nga lang niya dumadapo ang mga tama ng bata. Sa huli ay tumatawa na si Hector habang siya ay walang tunog na umiiyak sa tabi nito. Hanggang sa panaginip ay dinalaw si Gladys ng gulay rangers. Mula noon ay hindi na siya napilit na kumain ng gulay. Umiiyak siya kapag nakikita sa farm si Hector. Nakalapit lang uli sa kanya ang lalaki na hindi na siya umiiyak nung nasa first year high school na siya. Nakilala na niya si Hector bilang Attorney Hector Vasquez, trusted lawyer ng kanyang abuela. Hindi na dinalaw ng mga gulay rangers si Gladys sa panaginip, pero hindi na rin niya napilit ang sariling kumain ng gulay. Hindi rin siya mahilig sa pork, beef and fish, plus fruits lang ang nasa food list niya. Kapag wala ang mga yun, ay mabubuhay siyang cereal o bread lang ang pagkain. Basta may tubig sa tabi niya, okay na siya. Masarap ang mainit na tsaa sa ganito kalamig na panahon, iha. Sabi ni Tito Pablo na natuwa nang makitang nag-e-enjoy rin siya sa puto. Oh, Rafael, hindi ka sa labas magtsatsaa. Mawawala na ang paborito mong tanawin sa umaga. Nilingon ni Tito Pablo si Rafael na abala sa paghigop ng tea. Lumabas din kaagad si Tito Pablo. Parang abalang-abala. Sumunod naman si Manong Javier para magpa-refill ng tea. Anong favorite mong tanawin dito sa umaga? Usisa ni Gladys kay Rafael. Wala yun, yung mga ulap lang. Na humahalik sa bundok? Gusto ko rin yun. Really? Nakangiting tumango si Gladys. Yun siguro at ang buhay na green surroundings dito ang lagi kong maaalala. And the cold of course. Yung kumot mo, yung jacket, kasama na pati ikaw na rin. Kung may photos ka na remembrance. Anya, saka ngumiti ng maluwang. Limang kuha ang gusto ko. Close up, 5,000? Tumawa lang si Rafael. Sabi mo tuloy ang work mo sa shop. Walang mahanap na kasing gwapo ko eh. Kasunod ng malapad ng ngiti ng binata. Hindi nagyayabang si Rafael. Nagsasabi lang ito ng totoo. That's great! Anong schedule mo? 12 to closing time. Lalo naman napangiti ang dalaga sa nalaman. May lihim nga ba na tinatago si Rafael kay Gladys dahil sa tila iwas itong sumagot? At dito na po nagtatapos ang ikatlong kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maraming salamat po!